Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami po na lumayo sa iyo at namuhay sa kasalanan, at kami noon ay mga kaaway mo dahil sa aming masasamang gawa, at kami ay nararapat sa puot at kahatulan mo, O Diyos. Subalit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos, at sa iyong habag sa amin, ang Panginoong Hesus ang kumuha ng sumpa at kahatulan na nararapat na ibigay sa amin, at hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, at hindi na kami hahatulan pa, at iniligtas mo kami ng walang bayad. At ginawa mo kaming mga anak ng Diyos at pinagkalooban kami ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong biyaya. Kaya't nais naming ibalik sa iyo ang aming pasasalamat, Amang Diyos, at ang aming papuri at ang pagluwalhati. Kami na mga nagkaroon ng katubusan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ay nagtitipon dito upang purihin ang biyaya ng kaluwalhatian ng Panginoon at pag-aralan ng salita ng Panginoon at magkaroon ng fellowship sa banal na pagtitipon kasama ng Panginoon. Kaya't nagpapasalamat po kami sa iyo. Sa oras na ito, naniniwala po kami na ang Diyos ay nananahan sa gitna namin. Kaya pakiusap, alalahanin mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng mahabaging mga kamay mo, O Diyos. At pakiusap, patatagin mo po kami sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan upang kami ay mamuhay ng walang anumang dapat ikahiya sa aming nalalabing buhay bilang mga anak ng Diyos. Para sa maraming churches sa ibang bansa at sa mga brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo sa kapighatian, umaasa po kami na ang biyaya at salita ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay samahan sila upang maisakatuparan ang iyong gawain na maipangaral nila ang Ebanghelyo sa kabila ng pagdurusa at marami ang magabayan tungo sa Panginoon at maligtas. Pakiusap, pagkalooban mo po ang mga may sakit ng higit na lakas at pakiusap, pagkalooban mo po sila ng pagkakataon na umasa sa Diyos at mabuhay ng higit pa para sa Diyos. Pakiusap, ipagkaloob mo po sa amin ang salita ng Diyos na kinakailangan po namin at ituro sa amin ang bagay na dapat naming gawin. Pakiusap, ituro mo po sa amin kung ano ang iyong kalooban at kung anong uri ng pagkatao kami dapat maging. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Juan chapter 1. Juan chapter 1. Babasahin ko po ang Juan chapter 1, magmula verse 2 hanggang verse 5. Juan chapter 1 verse 2 hanggang 5. Juan chapter 1 verse 2 hanggang verse 5. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Marahil ay marami ang pumunta sa ibang lugar para sa Lunar New Year. Subalit marami ang hindi umalis mula sa choir team. Kaya salamat po. Kahit na sila ay pumunta sa kanilang bayan upang makipagkita sa kanilang pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan upang magkaroon ng masayang oras na kasama nila, higit po sa lahat, umaasa ako na magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-evangelize. Kaya ngayon, ayon po sa pangunahing pamagat ngayong araw na ang buhay at ang patay,
Umaasa po ako na patuloy sa pagtuturo tungkol sa bagay na ito. Ang mga taong ligtas sa espiritu ay tinatawag na ang mga buhay. At ang mga hindi pa naliligtas ay tinatawag na ang mga patay sa paningin po ng Diyos. Nang araw na si Adan ay nagkasala, sinabi ng Diyos na siya ay namatay. Kaya lahat ng taong ipinanganak kay Adan ay naging patay na espiritu sa kasalanan at mga pagsalansang. Gayunpaman, nang tayo ay naligtas, sinabi ng Biblia sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. At sa Juan chapter 5 verse 25, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ang espiritu ay mabubuhay kapag narinig nila ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kaya ang Biblia ay nagpapahayag na ang pagiging ligtas ay nangangahulugan ng pagiging buhay. Kaya ang mga taong ligtas ay ang mga buhay sa harap ng Diyos. At ang mga taong hindi ligtas ay katulad ng mga patay. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang mga buhay na naligtas ay lumalakad sa daan ng buhay at ang mga patay na di ligtas ay sumusunod sa daan ng mga patay. Ito ay malinaw na magkahiwalay. Dapat po nating malaman kung sino sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga naligtas ay dapat sabihin na ako ang buhay, bagaman ako'y nabubuhay sa gitna ng mga patay, ako ang buhay. Ang mga buhay ay dapat na mabuhay bilang buhay, ang mga patay ay maaaring mabuhay bilang buhay ng mga patay. Kaya, ang kapalaran ng buhay at ng patay, ito po'y magkaiba. At mayroong hiwalay na buhay sa mundong ito bilang mga buhay na tao. Kaya, sa Juan chapter 1, sa verse 2, ang ibig sabihin ng siya, ang ibig sabihin ng siya ay si Jesus. Dito sa Juan chapter 1 verse 2, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Ang ibig sabihin ng simula ay ang panahon bago ang paglikha sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Noong wala pang nilikha, ang Diyos ay naroroon na. Ang Diyos ay kasama ni Jesus. Kaya ang Trinity ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo ay isang Diyos. Tama po ba? Kaya sa Genesis chapter 1 verse 2, nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa sa pasimula, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ng kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Naroon ang Espiritu ng Diyos. Subalit, sa Hebreo, ang Espiritu ng Diyos ay plural. Sa wikang Hebreo at sa Genesis chapter 1 verse 26, nang likhain ng Diyos ang tao sa huli at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Natin, sabi ng Diyos, natin. Ang Diyos ay isa. Subalit, bakit siya sinabing natin? Ito ay nangangahulugan na ang tatlong persona ng Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Hindi natin ito kailanman mauunawaan gamit ang pisikal na kaalaman. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo ay tatlong persona, subalit sila ay iisa. Kaya sa lumang tipan, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos Ama sa Israel. Ang anak ng Diyos ay dumating ayon sa tipan ng Diyos at naisakatuparan ng ministeryo ng kaligtasan at pagkatapos siya umakyat sa langit, ang Espiritu Santo ay dumating upang ipaunawa sa mga tao ang Ebanghelyo. At pinamumunuan niya ang mga naligtas na Kristiyano sa panahon ng Espiritu Santo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo ay tatlong persona ng Diyos. Kaya dito, ang tinutukoy ay si Jesus, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Bago ang paglikha, siya ay kasama ng Diyos. Kaya sa Kawikaan chapter 8 sa verse 26,
nang hindi pa niya nagagawa ang lupa ni ang mga parangman ni ang pasimulaman ng alabok ng sanlibutan. Sa 8 verse 30, nasa tabi nga niya ako na gaya ng punong manggagawa at ako ang kanyang pang-araw-araw na ligaya na laging nagagalak sa harapan niya. Ang Diyos ay kasama niya at lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ang paglikha ng Diyos sa langit at lupa at nilikha ni Jesus ay magkapareho po ng kahulugan. Ang pinaniniwalaan natin kay Jesus ay siya ay hindi isang taong katulad natin kundi ang Diyos mismo. Siya ay kasama ng Diyos bago pa ang paglikha at siya ang tagapaglikha na lumikha ng langit at lupa. Sa Juan chapter 1 verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Siya ang lumikha ng sansinukob at lahat ng naririto. Tama po, siya ang tagapaglikha. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Si Jesus bilang Diyos mismo ay naparito sa mundo. Ito'y upang ibigay ang buhay ng Diyos. Upang ibigay ang buhay ng Diyos. Upang iligtas ang mga makasalanang nahulog mula sa Diyos at dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang buhay na nakay Jesus ay hindi ang physical na buhay sa mundong ito tulad ng iniisip po natin, kundi ang buhay na walang hanggan kasama po ng Diyos. Ito yung buhay na walang hanggan na nasa Diyos. Kaya sa Juan chapter 1 verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang buhay ay siyang ilaw. At sa verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ang ilaw ay kailangan dahil mayroon pong kadiliman. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Kung titingnan po natin sa Genesis 1 verse 3, nilikha ng Diyos ang mundo upang ito ay tirhan ng mga tao. Ito ay nangyari sa unang araw. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag sa Genesis 1 verse 3. Sa verse 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Kaya bago pa ang liwanag ay mayroon ng kadiliman. Gayunpaman, kung walang liwanag, walang sino mang makakaalam kung ano ang kadiliman. Ang liwanag at kadiliman ay magkahiwalay sapagkat mayroong liwanag. Ibig sabihin, sa kasaysayan ng paglikha, kung walang liwanag, lahat ay wala. Ang buhay ay imposible sa lugar na walang liwanag. Pag-isipan po natin ito. Upang magkaroon ng buhay sa mundo, nilikha ng Diyos ang liwanag na siyang araw. Ang liwanag ng araw. Ang layo ng araw ay mahigit 150 million kilometers mula sa mundo at 1.3 million na beses na mas malaki kaysa sa mundo ang ating pong araw. Bakit nilikha ng Diyos ito pong araw? Ito ay upang magkaroon ng buhay sa planetang ito. Kaya nga, magkaroon ng liwanag. Ang mundo ay nagliwanag. Ganito kung paano nagsimula ang buhay. Kung walang liwanag, anumang uri ng buhay ay imposible. Kaya ang liwanag ang pinagmumulan ng buhay. Gayunpaman, ang liwanag na aking tinutukoy ay hindi yung physical na liwanag, kundi ang liwanag para sa atin pong mga kaluluwa. Isang espiritual na liwanag. Sa Juan 1 verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Kaya gaya ng ilaw na nagliliwanag sa kadiliman, ano ang ibig sabihin ng kadiliman? Ito ay naglalarawan sa kamatayan. Ang kadiliman ay naglalarawan sa kasalanan. Ang liwanag ay sumisimbolo sa buhay, samantalang ang kadiliman ay sumisimbolo sa kamatayan. Ang liwanag ay katotohanan at ang kadiliman ay kasinungalingan. Kung ang ibig sabihin ng liwanag ay kabutihan, kung gayon ang kadiliman ay kasamaan. Kaya, ang Diablo ay ang kapangyarihan ng kadiliman.
Ang isa sa humahawak sa kapangyarihan ng kadiliman ay ang Diablo, ang Diyos ang liwanag ng buhay at pinagmumula ng buhay. Ngayong tayo ay ligtas na, tayo ay nalipat na. Tayo po ay nalipat na mula sa kadiliman patungo po sa liwanag. Kaya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mula sa kasalanan patungo sa katwiran ng Diyos. Sa makatuwid, ngayon bilang mga taong ligtas, tayo yung mga nakatanggap ng liwanag mula sa Diyos. Liwanag sa dilim. Ibig sabihin, si Jesus ang liwanag at ang kadiliman ay ang kasalanan, ang sanlibutan. Ito ay tila, nang dumating si Jesus dito sa mundo, ito ay purong kadiliman. Wala pong liwanag. Ganito, nung dumating si Jesus sa mundo. Bago nagkaroon ng liwanag, ay mayroon ng kadiliman. Subalit, hindi natin alam kung ano ang kadiliman. Gayunpaman, sa pamamagitan ni Jesus na siyang naging ilaw, ay pinaliwanag ang madilim sa mundong ito. Kaya sa pamamagitan ng buhay ng Diyos, silang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ay nahipo ng liwanag ng buhay. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ang kadiliman ay nangangahulugan ng makasalanan ng sangkatauhan at ng puso ng tao. Si Jesus ay dumating sa mga tao ng Israel. Ang bayan ng Israel ay espesyal na pinili ng Diyos dito sa mundo. Sa Genesis chapter 11, pagkatapos ng paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng baha, ang pamilya ni Noe ay dumami sa loob ng 500 taon. At sila ay nagtipon sa lupain na tinatawag na Shinar. Sa rehiyon po ito ng ilog ng Euphrates at ng Tigris, kung saan naroon ang halamanan po ng Eden noon. At may nagsabi, sabi nila, "Hali kayo, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili." Ito po yung sinabi nila sa Genesis 11 verse 4. "Hali kayo, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa." Kaya ginulo ng Diyos ang kanilang wika at hindi nila ito natapos. Huminto sila sa pagtatayo ng tore ng Babel. Ang mga labi ng tore ng Babel na itinayo nila ay maaaring makita sa Iraq. Ang sinaunang Mesopotamia, malapit sa mga daluyan ng ilog ng Euphrates at Tigris kung saan naroon ang halamanan ng Eden. At isang lugar kung saan ang mga ina po ni Noe ay nanirahan. At walang sino man ang naghahanap sa Diyos ng panahon pong iyon, gaya ng nabanggit sa Awit 14 verse 3. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit na isa. Ang panahong ito ay ang panahon kung saan itinatayo nila ang tore ng Babel. Kaya ngayon, sapagkat mayroong kaluluwa na nilikha ayon sa wangis ng Diyos sa mga tao, kaya hinahanap nila ang Diyos. Subalit lubusan na nilang nawala ang kaisipan na kilalanin ng Diyos. Kaya nagumpisa silang paglingkuran ng araw ang mga bituin, mga hayop, mga Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao. Kaya ang kaalaman sa Diyos ng mga tao ay lubusang nawala. Kamangmangan ang nangyari. Ang kadiliman ay maaari ding masabing kamangmangan. Yamang wala ni isang humahanap sa Diyos, kung pababayaan lang ito ng ganito, ang sangkatauhan ay mahihiwalay sa Diyos magpakailanman. Gayunpaman, sa halip na pabayaan sila, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglikha ng sansinukob at ng lahat ng bahagi na narito. Sa Roma 1 verse 20, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Upang wala po silang maidadahilan. Kaya kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, ang kanyang abilidad at walang hanggang kapangyarihan ay malinaw na nakikita, na naunawaan sa pamamagitan ng mga nilikha upang ang mga tao ay sumampalataya. Kaya sa Hebreo chapter 3 sa verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bagay na nilikha ng Diyos, mauunawaan natin ang ilan sa kanyang kapangyarihan, sa karunungan at kakayahan ng Diyos na lumikha sa kanila. Hindi ba't nabubuhay tayo sa kalagitnaan ng mga bagay na nilikha po ng Diyos?
Kaya pag-isipan na lamang natin ang mga hindi mabilang na bituin sa langit, ang mga milyong planeta at mga hayop na nasa ating planeta, ito ay tunay na kamangha-mangha. Subalit sinong gumawa nito? Napag-isipan ba ninyo ang tungkol dito? Hindi ba ito'y katakataka po? Sinong lumikha ng lahat ng mga ito? Kung hindi ninyo alam, manatili kayo sa tahimik. Bakit sinasabi na nangyari ito sa pamamagitan ng sarili nito? Walang anumang nangyari sa pamamagitan lamang ng sarili. Ano po, nag-evolve? Ano yung pinagmulan kung paano naging ganito ang mga bulaklak? Ano yung pinagmulan upang maging puno ng ubas at maging puno ng mansanas? Sa Genesis 1, nang pasimula nilikha ang mga ito ayon sa uri nito. Sa verse 12, at ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, bawat isa ayon sa kanyang uri. Kaya sa Genesis 1:21, ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri. Kaya kapag nakita ninyo ang lahat ng ayon sa kanya-kanyang uri, milyong mga halaman at mga hayop, maiisip mo kung sino ang nag-iisang lumikha sa kanila. Mayroon bang naniniwala dito na ang tao ay nagkataon lang, nag-evolve lang, parang mula sa isang amoeba o bakterya, pagkatapos unti-unti naging unggoy, kalauna naging tao? Saan kaya nanggaling ang mga kahangalan po ng salita na ito? Kapag humingi kayo ng paliwanag, walang sino man ang makapagbibigay ng sagot. Bakit nagtuturo sila ng hindi may paliwanag na kasinungalingan na ito sa eskwelahan? Alam nyo, bilang resulta ng paggawa ng kasalanan, ang tao ay nawalan ng kaisipan na kilalanin ng Diyos. Ang mga makasalanan na humiwalay sa Diyos ay pinamunuan ni Satanas. Si Satanas ang namumuno sa kanila, kaya ang mga tao hindi kilala ang tunay na Diyos at naniniwala sa kasinungalingan. Kung ang liwanag ay katotohanan, nasusulat din na ang kadiliman ay kasinungalingan. Mas gusto ng tao ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Sanay sila sa paggawa ng kasalanan. Sa makatuwid, mahirap sa mga tao na gumawa ng mabuting bagay kahit sa pamamagitan ng pusong nagnanais. Kahit na sinusubukan nila na huwag magkasala, natural silang nagkakasala. Ang dahilan sa kabila nito ay dahil ipinaglihi tayo sa kasamaan na sanay sa paggawa ng kasalanan. Ang Diyos ay nilikha ang mga bagay sa halamanan ng Eden at ito'y nasusulat sa Genesis 1:27 na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Paano ang isang unggoy ay nag-evolve at naging tao? At paano ito nag-evolve at naging isang babae? Nangyari ba talaga ito? Bakit ang mga tao pinipilit ang sarili na maniwala sa walang katotohanan na kalokohan po na ito? Sa kabila ng patuloy na imbitasyon, mayroon pa rin mga tao na hindi naniniwala sa Diyos dahil sa teorya ng ebolusyon. Ito talaga ay kakaiba. Ang kadiliman ay ginawang bulag ang mga mata ng mga tao. Sa Juan chapter 1 verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito ay hindi nagapi ng kadiliman. Nang wala nang sinumang humahanap sa Diyos, pinili ng Diyos si Abraham at sa pamamagitan ng kanyang binhi, sa pamamagitan ng bansang Israel, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag. Higit pa roon, ang katwiran ng Diyos ay nahayag. Kung paanong nalalaman natin kung anong pagpapala ang ibinigay sa mga sumusunod sa salita ng Diyos at kung anong sumpa ang ibinibigay sa mga sumusuway sa salita ng Diyos. Ang kasaysayan po ng Israel ay gawa po ng Diyos. Kung pagmamasdan natin ng maigi ang bansang Israel, makikita natin ang Diyos sa likod po nila. At sa pamamagitan ng kanilang kasaysayan, nakikilala natin kung sino ang Diyos. Hindi po ibig sabihin ito na ang bansang Israel lamang ang pinamumunuan ng Diyos. Gaya po ng nabanggit sa Ezekiel 38 verse 12, pinili ng Diyos ang bansa na nagsisitahan sa gitna ng daigdig. At ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng kasaysayan ng bansang ito upang ipakita sa mundong ito kung sino talaga ang Diyos. Kaya ang mga Israelita ay ang bayang pinili ng Diyos. Kaya't sinugo ng Diyos si Jesus sa kanila. Sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ng Jesus ay Mesiyas. Sa wikang Griego ay Kristo. Ang Diyos ay sinugo si Kristo, subalit ang mga Israelita ay hindi nakilala na si Jesus ay ang Kristo. Kaya ano ang ginawa po nila? Ano? Sinakta nila si Jesus, hiniram ang mga kamay ng mga Romano at ipinako siya sa krus. Ang bayan ng Diyos ay pinatay ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na isinugo ng Diyos. Kaya gaano kalaking kabalintunaan po ito? Dahil sa kasalanan iyon, 37 taon pagkatapos ng kamatayan ni Jesus sa krus noong 70 AD, sinugo ng Diyos ang Roman Emperor na si Titus at pinatay ang 110 million ng mga tao nang walang awa.
Ang natitirang mga Israelita ay pinilit na umalis at kumalat sa iba't ibang lugar sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon, gaya ng alam po nating lahat, at nagkaroon sila ng pinakamiserableng kasaysayan sa mundo po na ito. Ang Israel ay pinarusahan dahil sa pagtanggi nila kay Kristo. Gayunpaman, upang ipakita na ang Diyos ay hindi namatay, muling binuhay ng Diyos ang bansang Israel. Ang bansang nawala sa loob ng 2,600 years sa mga huling araw at pinabalik sila sa kanilang lupain. Ang maliit na bansa ay nakipaglaban sa makapangyarihang mga bansang Muslim at muling nakuha ang kanilang lupain. Gaano na sila kalakas po ngayon? Nasusulat sa Biblia na hindi na magkakaroon ng posibilidad na ang bansang Israel ay hindi magiging isang bansa. Ito ay nakasulat sa Jeremias 31:35. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ng mga takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi na nagpapakilo sa dagat upang umugong ng mga alon niyon ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Kung ang takdang kaayusan na ito ay humiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang binhi ng Israel ay hihinto sa pagiging isang bansa sa harapan ko magpakailanman. Gayunpaman, ang mga bansang Arabo sa paligid ng Israel ay hindi tinatanggap na ang Israel ay isang bansa. Kung mabibigyan ng isang pagkakataon, susubukan nilang alisin ang Israel. Gayunpaman, tuwing sinusubukan nila, natatalo ba ang Israel? Kaya mula ngayon, anumang bansa na lumalaban sa Israel ay natatalo. Bakit? Kung matatalo ang Israel, mali ang Biblia. Ang muling bumuhay sa Israel ay ang Diyos, kaya ang subukang alisin ang Israel ay ito'y pakikipaglaban na sa Diyos. Magagawa ba nilang magtagumpay laban sa Israel? Ngunit magagawa ba nilang magtagumpay laban sa Diyos? Ang subukang labanan ng Israel ay kapareho ng subukang labanan ng Diyos. Ito ay isang kahangalan. Anyway, maging ang bayang Israel ay hindi nakilala na si Jesus ang Kristo. Ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman, ang bansang Israel ay hindi isang bansang Israel ay isang bansang pinili, ngunit sila ay nasa kadiliman. Nagtitipon sila sa templo, naaalala ang araw ng Sabat, nagbibigay ng offering, sumusunod sa mga utos. Gayunpaman, hindi sila ligtas. Lahat sila ay mga tao ng kadiliman. Maging sa araw po na ito, maraming tao ang masipag na pumupunta sa church dahil sa relihiyosong puso. Kapag araw ng Panginoon, pumupunta ng church, nagpupuri, nananalangin, at sinasabi na ibinibigay nila ang kanilang puso, nagbibigay ng mga offerings, sinusubukang maging mabuti. Lahat ng ito ay mabuti, ngunit napakaraming tao ang hindi ligtas. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang nais ko sana na ang nakasulat ay lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Ngunit ang sabi ng Bible na hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. Ang ibang mga tao ay pumupunta kay Buddha upang manalangin para sa pagpapala. Maging iyon ay hindi umiiral. Walang bagay na maaaring paniwalaan sa Buddhism. Ang mga Muslim naniniwala kay Allah, ngunit si Allah ay isang peking Diyos. Walang ganung bagay. Maliban sa Diyos, wala nang ibang tagapaglikha. Wala nang ibang tagapaglikhang Diyos. Maraming tao ang pumupunta sa church dahil sa sila ay mayroong pusong relihiyoso na nakakakilala sa Diyos. Mayroon silang relihiyon. Ay ibang mga tao pumupunta naman sa templo. Ako rin ay pumunta sa templo kasama ang aking nanay nang ako ay bata pa. Maraming tao ang nagsasabi na sila daw ay Kristiyano, nananalangin din sila. Ngunit sa parehong paraan lamang kung paanong nananalangin kay Buddha para sa mga pagpapala. Napakaraming mga tao ang pumupunta sa church buong buhay nila at hindi paligtas. Alam niyo po ba kung gaano ako kasigasig sa pagpunta sa church sa loob ng mahigit 10 taon nang wala pong kaligtasan? Para maihandog ang aking buhay, pumunta po ako sa theological school at nag-aral ng Biblia. Ako ay napakamasigasig sa theological school, kung kaya nabigyan po ako ng isang church upang pamunuan sa loob ng 2 taon. Nangaral ako, nag-evangelize, inisip ko na ako ang nasa unang linya kapag pumasok na sa langit. Gayunpaman, sa Ebanghelyo ni Juan chapter 3 verse 3, malibang ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Makakapasok ba ang isang tao sa langit kung hindi niya ito man nakikita? Kanino rin ba ito sinabi ni Jesus? Sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ito sa Fariseo na si Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Responsibilidad ng pinuno na gabayan ang bansang Israel spiritually, gumawa ng mga relihiyosong paghatol, nagpapasya ng mga mahalagang bagay, siya ay isang pinuno ng mga Hudyo. Sa ating salita, siya ay isang eksperto sa theology. Gayunpaman, nang makita siya ni Jesus, lahat ng bagay ay mabuti maliban sa isa. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.
Lahat ng bagay ay mabuti ngunit hindi ka makakapunta sa langit. Kung titingnan po natin ang mga tao na pumupunta sa church, pumupunta sila ng maaga, nananalangin at sumusunod sa araw ng Panginoon. Sila ay masigasig. Ngunit ang iba ay hindi makakapunta sa langit. Ang tanging kondisyon para makapunta sa langit ay hindi ang pagiging isang Kristiyano. Maraming pananalangin, paggawa ng mabubuting gawa. Nakasulat na walang sino man ang maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ni hindi na ang paghahandog ng maraming pera, wala pang ibang paraan. Ang maligtas ay born again sa English. Ang isang tao ay dapat na maipanganak na muli. Ang ating laman ay naipanganak ng minsan at bilang resulta tayo ay nabubuhay ng ilang dekada. Gayun din, para mabuhay ng walang hanggan sa langit, ang espiritu ay dapat na maipanganak bilang isang anak ng Diyos. Ikaw ay pinanganak bilang isang katawan isang beses sa buong buhay at ikaw ay pinanganak bilang isang anak ng Diyos isang beses lamang sa buong buhay mo. Lahat ng mga nilalang na lumilipad ay pinanganak ng higit sa isa. Ang mga langaw ba na lumilipad sa paligid ay pinanganak bilang isang langaw mula sa simula? Hindi ho. Ang mga uod ay naging mga langaw. Ang islag ay uod ay nagiging isang sikada at lumilipad papalayo. At ang malalaking kulisap at kumakain ng mga dahon ay pumupunta sa kukun pagkatapos ay nagiging paru-paro at lumilipad papalayo. Kapag napisa ito mula sa isang itlog at niyayakap ito ng kanyang ina, ito ay nagiging isang ibon at lumilipad papalayo. Lahat sila ay pinanganak ng dalawang beses na maaring maging isang pagtuturo po sa atin. Tayo ay pinanganak ng dalawang beses. Tayo ay buhay dahil ang ating katawan ay pinanganak. At naipanganak na ba ang iyong espiritu? Ako ay may dalawang birthday. May isang araw kung kailan naipanganak ang katawan ko at may isang araw kung kailan ipinanganak ang aking espiritu. Kaya Colossians 1 verse 6, dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Happy day, when Jesus washed my sins away. Kinakanta po natin ito. Kaya si Jesus ay dumating bilang isang ilaw sa mga Israelita. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Ang mga Israelita ay nasa kadiliman at ito ay hindi nagapi ng kadiliman. Sila ay laban kay Kristo. Itong kasalanan ito ang dahilan ng pagkalat nila sa buong mundo at tumanggap ng maraming pag-uusig at pagpatay. Ito ay isang halimbawa na nagpapakita kung gaano kalaki ang kahatulan sa lahat ng mga laban kay Kristo. Anyway, si Jesus ay dumating bilang isang ilaw. Ang mga tao sa mundong ito ay iniwan ang katotohanan mula sa kanilang pagkapanganak sa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan at pinumunuan sila ng kapangyarihan ni Satanas, na kung saan ay ang kadiliman. Ngunit si Jesus, siya ay dumating bilang isang ilaw. Ang mga tao sa mundong ito na umiwan sa katotohanan mula pagkapanganak, ngunit dumating si Jesus bilang isang ilaw. Tingnan po natin sa Juan chapter 1. Juan chapter 1, sa verse 9, basahin po natin ang sabay-sabay. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Ang tunay na ilaw. Si Jesus ay isang ilaw at ang tunay na ilaw ay nagbibigay diin sa ilaw ng buhay. Si Jesus ay ang ilaw. Ako ang tinapay ng buhay. Si Jesus po ang tinapay ng buhay. Ang tubig ng buhay ay si Jesus at si Jesus ang ilaw ng buhay. Ang tunay na ilaw, dumating sa sanlibutan. Si Jesus ay dumating sa mundong ito bilang ilaw. Itong mundo ay ang kadiliman na nagbibigay ng liwanag sa lahat. Siyang ilaw na nagbibigay ng liwanag sa lahat. Ang sikat ng araw ay pantay na lumiliwanag sa lahat ng mga nilalang at itong mga lampara ay lumiliwanag sa lahat ng mga tao dito ng pantay sa parehong oras. Ngunit ang tunay na ilaw ay lumiliwanag sa bawat tao. Mayroon tayong Bible seminar at maraming tao ang narinig ang salita ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pakikinig. Ang ibang mga tao nakaunawa at ang iba ay hindi. Ito po'y kakaiba. Ang ibang mga tao ay hindi nakakaunawa kahit nakapakinig na sila ng ilang beses. Ang ibang mga tao ay naligtas ng minsan nang sila ay dumalo sa Bible seminar. Mayroong isang lalaki na natanggap ang kaligtasan ng minsan ng araw na makilala ko siya mula sa mga na-evangelize ko. Ngunit marami ang hindi katulad niya. Paano maliligtas kaagad ang isang tao na nakilala sa unang pagkakataon? Kailangan niyang maging handa upang matanggap ang kaligtasan. Ngunit ipinangaral ko agad ang Ebanghelyo ng kaligtasan dahil siya ay handa. Kapag alam ng isang tao na siya ay nasa kadiliman at taimtim na gustong maligtas, binubuksan ng Diyos ang kanya pong puso. Binubuksan po ng Panginoon ang kanyang puso. Kaya sa mga gawa, sa chapter 16, si Apostol Pablo ay pumunta sa Filipos at ipinangaral ang salita sa ilang mga babae
na nagkakatipon sa tabi po ng ilog. Nangaral siya sa maraming mga babae doon. Ngayon nga sa mga gawa sa chapter 16, sa verse 14, at nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Bakit maraming babae ang nakarinig din ng salita ni Apostol Pablo? Ngunit ang puso lamang ni Lydia ang binuksan ng Diyos, hindi ang sa iba. Kapag may pusong tapat na umaasa, gaya sa Juan chapter 7 verse 37 hanggang 39, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan mula sa kanyang puso, ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Nang sabihin niyang tubig na nabuhay, sinasabi niya ang tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Kaya sa Juan chapter 7 verse 37, katulad ng Diyos na nagbibigay ng tubig na sino mang nauuhaw, nagbibigay siya sa sino mang may Espiritong nauuhaw ng taimtim. Nauuhaw na po ba kayo? Ang taong nauuhaw ay hindi iniisip ang anumang bagay kundi tubig, 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 tubig. Nang ako ay kabataan pa, pumunta ako sa bundok na sumusunod sa isang matandang lalaki. Ngunit ako ay mamamatay na sa uhaw. Ang taong nauuhaw ay hindi iniisip ang anumang bagay kundi ang tubig. Kaya katulad po nito. Ang taong uhaw ang Espiritu ay iniisip lamang kung paano madiligtas. Kaya ibinibigay ng Diyos ang Espiritu sa kanila at tinutulungan sila ng Espiritu na maunawaan ang biyaya ng Diyos. Ito ang tunay na kasiyahan ng Espiritu. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Kaya siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng ilaw sa lahat ng tao. Ngunit kapag binuksan niya ang pusong handa, ang ilaw ay binibigay sa kaluluwa. Tingnan natin sa Lucas sa chapter 1. Chapter 1, verse 77 hanggang 79. Chapter 1, verse 77 hanggang 79. Basahin natin ng sabay. Lucas chapter 1, 77 hanggang 79. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Sinasabi ng Biblia, kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Sa Hebreo 9 verse 22, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kapag ang isang tao ay napatawad sa mga kasalanan, ang buhay na walang kasalanan ay dapat na mamatay at magdanak ng dugo. Kung kaya sa Hebreo chapter 10 verse 4, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kapag ang mga Israelita ay nagkakasala, naghahandog sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng isang tupa, kambing o baka at madilinis na hayop na dalisay at walang dungis. Ngunit paano madilinis ng dugo ng hayop ang kasalanan ng tao? Ito ay imposible. Ipinapahiwatig nito na si Jesus ang walang kasalanang tupa ay namatay sa krus tulad ng isang kordero at ang ating mga kasalanan ay patatawarin sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Kaya walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ay ang kaligtasan na maunawaan ng salita ng Diyos na pinatawad na ng Diyos ang aking mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng dugo na dumanak at namatay ang Panginoon at tinanggap niya ang kahatulan sa halip na ako. Ang matanggap ang kapatawaran at kaligtasan ay pareho lamang. May nagsasabi na, nakuha ko ang buhay na walang hanggan, ang Espiritu Santo, ipinanganak na muli at ang kaligtasan. Ngunit kung tatanungin natin kung kailan ka nakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, ano? Ay hindi ko alam, hindi ko alam. Walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan.
kaya nang ako ay maligtas? Hindi ko alam na iyon ay kaligtasan o kung ano pang ibang bagay. Sa Hebreo 9 verse 12, sa kanyang sariling dugo siya ay pumasok sa dakong kabanal-banalan minsan magpakailanman, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Juan 19 verse 13, natupad na at namatay sa krus. Ano ang natapos niya? Ito ay ang walang hanggang katubusan na nagpatawad ng mga kasalanan. Naunawaan ko ang katotohanan ito noong 8 p.m. October 30, 1962. Hindi ko makakalimutan ang araw po na iyon dahil ang aking mga kasalanan ay pinatawad hanggang sa ngayon at ang mga kasalanan na aking magagawa hanggang sa kamatayan kahit na sinusubukan kong huwag na magkasala. Ngunit maaari ako magkamali dahil hindi pa nababago ang aking pagkatao. Ito po ay walang hanggang katubusan. Kung hindi nauunawaan ang walang hanggang katubusan ay walang sino man na makakakuha ng kaligtasan. Kaya nang maunawaan kong tiyak na natapos ng Diyos ang walang hanggang katubusan, ako po'y naligtas. Nawala ang duda at takot sa puso ko. Ang aking mga kasalanan pinatawad ng walang hanggan. Hindi na ako pupunta sa impyerno kahit nasubukan kong pumunta sa impyerno dahil wala na akong kasalanan. Tama po ba? Ang kasalanan ang dahilan kung bakit mapupunta sa impyerno. Ngunit hindi na ako mapupunta doon dahil wala na akong kasalanan. Pinatawad ng Panginoon ang aking mga kasalanan magpakailanman. At natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nang maunawaan ko ito, napakasaya ko. The Lord who forgave my sins is within me. Ang katotohanan na ang lahat ng aking mga kasalanan ay napatawad magpakailanman sa pamamagitan ng kamatayan ng anak ng Diyos ni Jesucristo ay ang pinaka nakamamanghang katotohanan sa Biblia. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa kalawakan sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Pero walang anumang bagay ang hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang gawin ang kanyang salita at kapangyarihan. Gayun pa man, may isang bagay na kahit ang salita at kapangyarihan ng Diyos ay hindi magagawa. Ang ating kaligtasan ay hindi nagawa sa pamamagitan lamang ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Kung hayaan ng Diyos ang kasalanan ng tao at ililigtas sila, ang Diyos ay hindi magiging katarungan. Kaya paano tayo maililigtas ng Diyos? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Diyos ay katarungan. Dapat mabayaran ng Diyos ang kabayaran ng ating mga kasalanan para sa atin. Ngunit paano? Dapat isugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito, sa anyo ng tao na walang kasalanan upang siya ang mamatay para sa mga kasalanan ng tao. Kaya sa ikalawang Korinto 5:14, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Si Jesus ay namatay para sa lahat, kaya ang kabayaran ng kasalanan ay nabayaran doon sa krus. Sino mang hindi nakakaalam nito ay hindi maniniwala po dito. Ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan ang nagliligtas sa atin. Kaya walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng kasalanan. Ito ay isang bagay na kahit ang Diyos ay hindi magagawa. Wala nang hihigit pa sa mundong ito kaysa sa kinakailangang mamatay ng bugtong na anak ng Diyos. Wala nang hihigit pa dito na magagawa ang Diyos. Hindi na ito muling maaaring mangyari. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ay isang tiyak na katotohanan. Makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan ang maligtas. Pagkakamit ang buhay na walang hanggan, maipanganak na muli, matanggap ang Espiritu Santo. Lahat ng ito ay nangyari ng sabay-sabay. Upang mabigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng mag-iliw na habag ng Diyos. Ang dahilan kung bakit pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, ito ay dahil nahabag po ang Diyos sa atin. Sa Lucas chapter 18, tumayo ang isang Fariseo na nakataas ang kamay at nananalangin, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ang maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Ako ay isang matuwid na tao, kaya salamat po. Ngunit kumusta ang maniningil ng buwis? Maniningil ng buwis ng katayo sa malayo, ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, 'Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan.' Ang Pariseo lumapit na umaasa sa kanyang sariling katwiran, at ang maniningil ay lumapit sa Diyos na umaasa sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay isang bagay na natatanggap ng walang hinihinging kapalit. Hindi isang bagay na ginagawa ko. Ito'y biyaya. Ang Diyos ay naawa po sa atin. Gaano man kabigat ang kasalanan ng isang tao, naawa ang Diyos sa kanya. Ang Diyos ay naawa sa atin. Ang Diyos ay nahabag sa atin. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin.
ang pag-ibig ng Diyos na may habag sa atin. Kaya sa Lucas 1:78, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, ang Diyos ay nagkaroon ng walang kondisyong awa sa atin. Pinatawad ang ating mga kasalanan at tayo iniligtas. Gaano kaawa-awa ang isang kaluluwang nilikha sa larawan ng Diyos na mapupunta po sa impyerno? Kung ang isang anak ay may sakit at mamamatay, gagastusin ng ina ang lahat ng kanyang pera upang iligtas siya, hindi ba? Minamahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya nga sa unang Juan 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya, upang iligtas tayo na patungo sa impyerno. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, dito sa sanlibutan upang mamatay na kapalit natin. Bakit po? Dahil sa awa at pag-ibig na walang hinihinging kapalit mula sa atin. Kaya nga sa Lucas 1:78, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubuang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin. Kaya nang ang ating mga kasalanan ay pinatawad at tayo po ay naligtas, ang pagbubuang liwayway mula sa itaas ay sumilay naman sa atin. Pagbubuang liwayway mula sa itaas. Wala kang makikita sa madilim na gabi. Ngunit, sa pagbubukang liwayway, mula sa itaas, lahat ng bagay ay makikita. Kaya nang ang ating mga kasalanan ay pinatawad, tayo ay naligtas. Ang pagbubukang liwayway ay dumating po sa atin. Ang Panginoon ang ilaw ng buhay. Ang Panginoon ang ilaw ng buhay. Kaya nga, sa Malakias chapter 4 verse 3, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan at binigyan tayo ng liwanag ng pagpapagaling. Kaya nga, sa Lucas, sa chapter 1 verse 78, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin. Ang pagbubukang liwayway po na ito ay kumakatawan kay Jesus kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin. Sa Lucas chapter 1 verse 79, sinasabi din upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman. Sa verse na 79 po, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Ginabayan tayo ng Diyos patungo sa katotohanan at sa daan ng kapayapaan. Kaya nga, pinagliwanag ng Panginoon sa atin ang liwanag ng buhay. Isaiah chapter 9 verse 2. Verse 2. Tingnan po natin sandali sa Isaiah 9 verse 2. Pakiusap po, pinapakita rin po ito sa screen. Isaiah chapter 9 verse 2. Chapter 9 verse 2. Basahin po natin ng sabay. Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman. Sa kanila sumikat ang liwanag. Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Ang kadiliman ay kamatayan. Sila na nasa ilalim ng kapangyarihan, ng kamatayan at ni Satanas ay nakakita ng dakilang liwanag. Ang dakilang liwanag ay si Jesus. Siya ang liwanag ng buhay. Kaya silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Ang salitang ito ay naipropesiya 700 years bago pa dumating si Jesus sa sanlibutan. Si Jesus ay dumating sa sanlibutan at pinasikat ang liwanag ng buhay sa bawat isa. Kaya nga, sa Mateo chapter 4 verse 16, ang salitang sinabi ni Isaias ay natupad nang dumating si Jesus. Si Jesus ang naging liwanag sa mga nakaupo sa lilim ng kamatayan. Siya ang naging liwanag ng buhay para sa atin. Kaya nga, sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoon sa mundong ito,
ang buhay na walang hanggan at kaluwalhatian ay ibinigay sa atin. Kaya nga, yung buhay na walang hanggan, yung kaluwalhatian ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoon. Tingnan din po natin sa Juan chapter 8. Juan chapter 8, verse 12. Juan chapter 8, verse 12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, "Ako ay ganito, ganoon." Maraming ekspresyon na katulad nito. Sa Juan chapter 6 verse 48, "Ako ang tinapay ng buhay." Sa chapter 14 verse 6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay." Sa Juan chapter 10 verse 11, "Ako ang mabuting pastol." Sa Juan chapter 10 verse 7, "Ako ang pintuan ng mga tupa." At sa talatang ito, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Ang sanlibutan ay puno ng kadiliman at ng kasalanan. Si Jesus ay ilaw na nagdiliwanag sa sanlibutan. Sa chapter 8 verse 12 ng Juan, "Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ang sumusunod sa Panginoon ay nangangahulugang sumasampalataya sa Panginoon, maunawaan ang biyaya ng Panginoon, at mamuhay ayon sa mga salita ng Panginoon. Nang si Jesus ay naglakad-lakad sa lupain ng Israel, hindi lamang 12 mga alagad, kundi marami ang sumunod sa Kanya. Sila na talagang sumusunod ng may pananampalataya. "Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ang Panginoon ay ang ilaw ng buhay. Siya ay dumating upang ibigay ang ilaw ng buhay sa mga tao. Ang tumatanggap ng liwanag ng Panginoon at ang mga tumatanggap ng buhay ay naligtas. Kaya, sa mga Gawa chapter 26 verse 18, bibigkasin ko po, "Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag." Kaya, nang tayo ay maligtas, ang mga mata ng ating espiritu ay nabuksan. Kaya nakikita natin ang espiritual na mundo, ang walang hanggang mundo. Ang aking mata ay nabuksan upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ngayon, binuksan ng Panginoon ang ating mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Mula sa kapangyarihan ng Diablo upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ibig sabihin ito, ilan sa grupo ng mga tao na pinabanal sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoon? Tayo po yun. Tayo ay tatanggap ng walang hanggang mana mula sa Diyos. Kaya ngayon, ang layunin ng pagliligtas sa atin ay hindi ang bigyan tayo ng mga bagay na kalaunan din ay maglalaho po. Hindi po. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 4, "Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo." Sa 1 Pedro 1 verse 3, "Sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo mula sa mga patay." Sa palagay ko po, nasabi ko last Sunday, sa 1 Pedro 1 verse 4, "Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo." Ito po ay walang hanggang pamana, makalangit na pamana. Inilaan sa langit para sa inyo. Walang hanggang pamana, lahat ng bagay sa mundong ito ay magdalaho sa ilang sandali. Ang layunin po ng pagliligtas sa atin ay hindi ang bigyan tayo ng pagpapala sa pagkain ng maayos, buhay na maayos dito sa lupa ng ilang dekada, kundi walang hanggang pamana po ng Diyos. Ang layunin ng paglikha sa tao, sa larawan ng Diyos, ay upang payagan tayo makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman tulad ng Diyos at gawin tayong tulad ng Diyos. Tingnan po natin sa Juan chapter 3, chapter 3 verse 19. Juan chapter 3 verse 19 hanggang 21.
Verse 19 hanggang 21, basahin natin. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw ng sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malino na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Sinabi rito ni Jesus, ito ang kahatulan. Ito ang kahatulan. Ang kahatulan ay kaparusahan. Ngayon, hinahatulan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero ano po ang dahilan? Sa Juan chapter 3 verse 18, hindi hahatulan ang mga sumasampalataya kay Jesus. Tinanggap ni Jesus ang kahatulan na nararapat ay sa atin. Nang mamatay si Jesus sa krus, dumanak ang kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, ang sumasampalataya kay Jesus ay nangangahulugang sumasampalataya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa pagtubos at bagong buhay. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa tanging pangalan ng anak ng Diyos. Kaya dito po, ito ang kahatulan. Ang kahatulan ay ang paghatol. Ang dahilan kung bakit tayo ahatulan mula ngayon ay hindi dahil sa tayo lumabag sa batas o nakagawa ng masama. Walang kasalanan na hindi mapapatawad ni Jesus sa krus. Walang kasalanan sa atin na hindi mapapatawad ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa ating mga kasalanan. Siya ay sapat na upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ngunit ngayon may isang kasalanan na hinahatulan. Ito ang kasalanan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ayaw ng mga tao sa liwanag. Mas gusto ng mga tao ang kadiliman. Kaya kapag ang mga tao'y biglang sumilay ang liwanag sa kanila, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Halimbawa, isang beses po, nang binuksan ko ng ganito ang bato, nagulat ang mga surot sa ilalim ng bato. Ganun din, ang umiibig sa kasalanan ay napupuot sa liwanag. Anyway, patuloy silang nagsisikap na pumunta sa mga madidilim na lugar. Ang kasalanan ay isang madilim na bagay. Sinasabi ng Biblia na nakakahiyang pag-usapan man lang kung ano ang ginagawa ng lihim. Kaya ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw. Ang bawat gumagawa ng masama ay napupuot sa liwanag dahil mas mahal nila ang kadiliman kaysa liwanag. Ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Kinasusuklaman ng mga tao ang liwanag dahil pagdating nila sa liwanag, nahahayag ang kanilang masasamang gawa. Kaya kinamumuhian din nila ang Diyos. Anyway, sinisikap nilang itago saan? Saan? Walang lugar na mapagtataguan ng mga makasalanan. Saan sila magtatago? Upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Ang mga taong umahanap ng katotohanan ay nagmamahal sa liwanag. Sila, ang mga taong naligtas. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng pagtanggap ng liwanag ng Diyos ay nabubuhay na ngayon sa liwanag. Hindi na sila babalik sa kadiliman. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malino na mahayag ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Kaya mga lumalakad sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang ipagmalaki ang katotohanan sa harap ng Diyos. Kaya ang mga tao sa kadiliman ay napupuot sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag. Gusto nilang mamuhay sa kadiliman. Gusto po nilang mamuhay sa kadiliman. Gusto nilang mamuhay sa kasalanan. Kaya iyan ang nagiging dahilan kung bakit sila ay hahatulan. Yan ang dahilan. May ilang tao ang natatakot na kung may mangaral sa kanila ng ebanghelyo, sila ay maliligtas. Ay naku, baka kung maligtas ako, wala na akong pwedeng gawin. Hindi na ako makakainom. Hindi na ako makakapanigarilyo.
Hindi na ako makakagawa ng masasamang bagay na gusto ko. May mga taong natatakot na maligtas. Kahit kalaunan sinasabi nila, oh, kung maliligtas ako ngayon, hindi na ako makakapagsaya. Pero mamumuhay muna ako sa pagkakasala hanggat gusto ko. At pagkatapos, sasampalatayanan ko ito 2 taon bago ako mamatay. Sabi ko, bakit 2 taon pa bago ka mamatay? Sumampalataya ka na lang 5 minuto bago ka mamatay. Sa katunayan ng taong yun na hindi karapat-dapat na maligtas, papayagan ba ng Diyos na maligtas ang gayong tao? Napakahangal niya, napakahangal niya. Napakahangal niya. Sila'y mga taong nasisiyahan sa pagkakasala. Sila'y mga taong nabubuhay sa kadiliman. Tingnan po natin sa Juan chapter 9. Juan chapter 9, verse 1 hanggang 3. Juan chapter 9, verse 1 hanggang 3. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay pinanganak na bulag. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ngayon, nakita ng Panginoon ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Ang taong ito'y bulag mula sa kanyang kapanganakan at hindi kailanman nakakita ng anuman. Siya ay laging nasa kadiliman. Ang buong mundo niya ay kadiliman. Nagtanong ang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang tao bang ito o ang kanyang mga magulang kaya siya ay pinanganak na bulag? Gaano kalaking kabalintunaan kung ang isang bata ay naging bulag dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Kaya siya ba'y bulag dahil sa kanya namang kasalanan? Ang tao ito'y bulag mula sa kanyang kapanganakan. Anong kasalanan ang magagawa niya? Parehong magkasalungat ang mga pahayag po na ito. Kaya sinabi ni Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang lalaking ito, bulag mula sa kanyang kapanganakan na isa lamang halimbawa. Nais ituro sa atin ng Panginoon na lahat ng tao sa mundong ito ay bulag mula sa kanyang kapanganakan. Lahat ng tao ay bulag mula kapanganakan. Ipinanganak sa kadiliman at namumuhay sa kadiliman. Hindi alam ang liwanag ng Diyos. Bagaman ang kanilang pisikal na mga mata ay maliwanag, ang kanilang espiritual na mga mata ay bulag. Kaya bakit dumating si Jesus? Siya'y naparito upang pagalingin ang mga taong ipinanganak na bulag. Dahil siya ang ilaw. Kaya sa huling talata, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Kapag tayo'y naligtas, ang ating mga mata, nabulag mula ng kapanganakan ay nabuksan. Ngayon ay nakikita natin ang espiritual na mundo na hindi nakikita sa pamamagitan ng ating pisikal na mga mata. Nakikita natin ang Diyos. Nakikita natin ang walang hanggang mundo. Hindi ba ito kamangha-mangha? Sa Colossians chapter 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga ang pagiging ligtas ay nangangahulugang nabuksan ang mga mata ng taong ipinanganak na bulag. Sigurado po iyon. Simula noon, malinaw na natin nakikita ang Diyos. Nakikita natin ang espiritual na mundo. Nakikita natin ang walang hanggang mundo. At nakikita natin ang mundo na hindi nakikita ng mga tao. Sa mga awit, 107, tingnan po natin, pinapakita rin po ito dito sa screen. Sa mga awit, chapter 107, sa verse 10. Ngayon kung sino man ang nakahanap nito, basahin natin ang sabay. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala.
sapagkat sila'y nagimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Verse 11, ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. Sila ay kinakaladkad sa impyerno. Mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala ng sakit at kasalanan. Ibig sabihin, sa Awit chapter 107 verse 11, sapagkat sila ay nagimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Sila ay naghimagsik laban sa mga salita ng Diyos, lalo na sa salita ng Ebanghelyo. Tinatanggihan nila ang Ebanghelyo ng biyaya. Hindi nila ito tinanggap. Hinamak ang payo ng kataas-taasan. Kaya sa Mateo chapter 18 verse 14, kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Hindi kalooban ng Diyos na mapunta sa impyerno ang sino mang makasalanan. Sa Juan chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kalooban niya, ang kanyang nais. Ano po ang nais ng Diyos? Sinabi ba niya na ang mga makasalanan na pupunta sa impyerno na magbigay ng pera? Hindi. Sinabi ba niya sa kanila na gumawa ng mabubuting gawa? Paano sila makakagawa ng mabuti? Sinabi ba niya sa kanila na gumawa ng dakilang bagay para sa kanya? Hindi. Ang ibig pong sabihin ng Diyos, kailangan nilang maligtas. Maligtas ka. Ang kalooban niya ay makita ang anak at maunawaan ang biyaya ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay ang ikaliligtas. Kailangan maligtas muna ang espiritu ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos ay mabubuhay siya ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya ang mga naligtas ayon sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan din po natin sa Judas chapter 1 sa verse 13. Judas chapter 1 verse 13. Judas po ay bago ang Apokalipsis. Ang Judas po isang chapter lang. Chapter 1 verse 13, nagngangalit na alon sa dagat na pinabubula ang kanilang sariling kaihiyan, mga pagalagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Kaya dito po, ang pusikit na kadiliman magpakailanman, ito ay impyerno. Sa Mateo 25 verse 41, pagkatapos isasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang impyerno ay hindi orihinal na nilikha para sa mga tao, kundi sa mga bumagsak na mga anghel, para sa Diablo na si Lucifer at ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga anghel, ang walang hanggang apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya dito po, pusikit na kadiliman magpakailanman na itumutukoy sa impyerno. Ang impyerno po'y pusikit na kadiliman magpakailanman. Mga pagalagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Mga bituin, napakaraming bituin, ay hindi walang pagilos kundi umiikot ayon sa mga orbit na itinakda ng Diyos. Tapos mga pagalagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. Kaya ang mga bituin na napakaraming bituin ay hindi walang pagkilos kundi sila'y umiikot ayon sa itinakda po ng Diyos. Sa mga Awit 119 verse 91, sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Ang langit, ang lupa, kalawakan ay kumikilos ayon sa mga batas na itinakda ng Diyos. Ang mundo na ito ay napapanatili ang layo na 150 million kilometers mula sa araw at tumatakbo sa bilis na 108,700 kilometers bawat oras. Ito yung umiikot sa araw ng eksakto isang beses sa isang taon nang walang pagkakaiba kahit na isang segundo. Gayun din ang bawat buwan. Gayun din, yung buwan po yung umiikot sa mundo isang beses sa isang buwan. At 9 na planeta ang umiikot sa paligid ng araw na ito. Gumagalaw din po ang araw. Nagdalakbay ito sa Milky Way, sa hindi ka panipaniwalang bilis. Ito'y tumatagal ng higit sa 200 milyong taon upang makaikot, upang maikot po ang Milky Way ng isang beses lang. Hindi ko ito ginagawa. Ito ang sinasabi ng mga astronomers po, ha? Ang kalawakang ito'y hindi nananatili. Tila walang pagkilos sa mga bituin pero gumagalaw silang lahat. Ngunit, may mga tinatawag na Trump Star. Tinatawag sila ng Biblia ng mga pagalagalang mga bituin. Mga pagalagalang bituin na gumagala ayon sa gusto nila. Medyo delikado yan. Mga bituin gumagala. Ano ang inihanda para sa mga pagalagala ng mga bituin?
ang pusikit na kadiliman magpakailanman. Yun ay ang black hole. Kung ang isang pag-alagalang bituin ay lalapit sa black hole, ito'y hahatakin, papasok. Kaya mga pag-alagalang mga bituin, habang umiihip po ang hangin at habang tumataas ang mga alon, parang ganito. Kaya sa Isaiah 53, sa verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Opo, tayong lahat ay naging gaya ng mga tupang naligaw. Gaya ng tupa na umalis sa kanilang pastol, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Iniwan ang pastol. Kung namuhay siya ayon sa katigasan ng ulo, kasakiman at sariling daan, sariling pagdanasa, at kanyang sariling pamamaraan, saan siya tutungo? Sa kanyang sariling lugar. Ang mga tumutungo sa kanilang sariling daan ay magpapatuloy sa kanilang daan hanggang sa huli. Tayo rin po noon ay pag-alagalang bituin doon. Ngunit iniligtas po tayo ng Diyos mula doon. Kaya ngayon, hindi na tayo pag-alagalang bituin kundi mga bituin na gumagalaw ayon sa orbit na itinakda ng Diyos. Kaya ngayon ay nabubuhay na po tayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, doon sa awit 119:105, ilawan sa aking mga paang salita mo at liwanag sa landas ko na mamuhay tayo sa ating natitirang buhay ayon sa salita ng Panginoon. Kaya, gaya ng pag-alagalang bituin na sinisipsip ng black hole, mayroon din pusikit na kadiliman. Kaya mga kapatid, napag-isipan nyo na ba ang tungkol sa impyerno? Wala ho bang impyerno? Gaano karaming beses binanggit ng Bible na mayroong impyerno? Sa palagay nyo ba, tinatakot lamang nito ang mga tao sa pagsasabing mayroon talagang impyerno? Nangangahulugan po ito na huwag mapunta doon ang tao. Ang Biblia ay mas maraming salita tungkol sa impyerno kaysa po sa langit. May mga nagsasabi, hindi totoo. Totoo ba talaga na may impyerno? Ang Biblia hanggang ngayon ay hindi pa nagkakamali. Kaya ang mga naligtas ay nasagip mula sa pagpunta sa pusikit na kadiliman. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at hindi pa tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Mula kamatayan patungo sa buhay, kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa kandungan ng Diyos. Kaya nga, tayo ngayon ay liwanag. Sa Mateo chapter 5 verse 14, sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Si Jesus ang ilaw. At tayo ang sumasalamin sa ilaw na iyon. Ang araw ang nagbibigay liwanag at ang buwan ang nagre-reflect, sumasalamin na nagliliwanag sa pamamagitan ng pagtanggap ng liwanag ng araw. Kaya minsan ito ay full moon, minsan ito ay half moon, at minsan ito ay crescent moon. Gayun din, ang mga ligtas ay ang liwanag. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit, sa Mateo chapter 5 verse 16. Ngayon ang mga ligtas ang liwanag, ang ilaw na nagdiningning sa pamamagitan ng pagtanggap ng liwanag na mula sa Panginoon. May ibang mga tao na lubos na inialay ang kanilang mga buhay sa Panginoon at nagdiningning ng maliwanag gaya ng full moon, habang ang iba ay kalahati lamang ng buhay nila ang ibinibigay sa Panginoon gaya ng half moon o kakaunti lamang gaya ng crescent moon. Ngunit hindi po ito tama. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Isaiah 60 verse 1, kay ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, ikaw ay bumangon, magliwanag ka. Ngayon, tayo na dating nasa kasalanan ay dapat bumangon at magliwanag sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagtanggap ng liwanag ng Panginoon. Kaya kahit na ang Panginoon na hindi nakikita sa mata ng sanlibutan, ngunit tinanggap natin ang liwanag ng Panginoon at tayo ay nagliliwanag. Tingnan din po natin sandali sa ikalawang Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4. Tingnan po natin ikalawang Korinto chapter 4. Chapter 4 verse 6. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 6. Basahin natin ng sabay. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesu Kristo.
ang Diyos po na nagsabi sa Genesis 1 verse 3 na magkaroon ng liwanag. Ngayon, si Jesus ay dumating bilang liwanag at sinasabi, magningning ang ilaw sa kadiliman. Si Jesus ay ang Diyos na dumating sa anyo ng tao. Ang Diyos ay liwanag. At ang nagbunyag ng liwanag na ito ay si Jesus. Ang Diyos ay liwanag. At ang naghahayag ng liwanag ng Diyos na ito ay si Jesus. Magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesus. Kaya, ang liwanag ng Diyos ay dumating sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos, ito po yung kaluwalhatian. Ang liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa ating mga puso. Kaya, tingnan din po natin sa Efeso chapter 5. Tingnan natin sa Efeso chapter 5 verse 8. Efeso chapter 5 verse 8. Chapter 5 verse 8 hanggang 9, basahin natin. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Kayo'y dating kadiliman. Tama po. Bago tayo maligtas, tayo rin ay nasa kadiliman. Dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Ngayon, nang ikaw ay maligtas, ikaw ay naging liwanag. Liwanag. Ito ay buhay. Lumalakad ka sa buhay. Lumalakad sa katotohanan. Ito ay paglakad kasama ng Diyos. Ito ay kumikilos gaya ng mga anak ng liwanag. Tayo ay mga anak ng liwanag. Mga anak ng liwanag. Mayroon pong pelikula na tinatawag na mga anak ng kadiliman noon. Pasensya na po doon sa mga hindi ligtas, ngunit sinasabi ng Biblia na sila ay mga anak po ng kadiliman. Ang mga ligtas ay naging mga anak na ng liwanag. Kumikilos, lumakad gaya ng mga anak ng liwanag. Ngayon, dapat tayong mamuhay gaya ng mga anak ng liwanag. Sa liwanag, ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Ang kasinungalingan at pamumuhay sa kasalanan, ito po ay kadiliman. Alam niyo po ito, hindi po ninyo ito maaaring gawin. Kundi nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Gayun din po yung verse 11, Efeso 5:11, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga. Ang mga lumalakad sa kadiliman ay hindi makapagbibigay luwalhati sa Diyos at hindi magkakaroon ng bunga ng pananampalataya. Kundi inyong ilantad ang mga ito. Kung tayo ay lumalakad sa kadiliman, tayo ay dapat na balantad sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kahit na tayo ay ligtas na, mayroon pa rin tayong madidilim na mga bahagi. Kaya nga, lumakad gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Nakakahiya po na lumakad sa kadiliman at kahit na ang magsalita. Kaya sinusubukan nila itong itago. Kaya mga kapatid, tayo mga Kristiyano. Dapat tayong mabuhay ng walang kahihiyan sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Tama po ba? May ibang mga tao nagsasabi, nakatingin ako sa langit at wala akong ikinahihiya. Ganun po ba? Ang Diyos ang tumutusok sa ating mga puso. Walang anumang kadiliman sa Diyos. Ang mamuhay ng walang ikahihiya sa harapan ng Diyos ay ang pamumuhay po sa liwanag. Ito po yung pamumuhay sa liwanag. Yung pamumuhay ng walang ikahihiya sa harap ng Diyos. Kaya, basahin din natin itong Efeso chapter 5 sa verse 14. Chapter 5, verse 14, basahin natin ang sabay. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon ka mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo.
Sinasabi ng verse na ito, gumising, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay. Mayroong mga natutulog dito, at mayroon ding mga patay dito. Sino ang natutulog? Sila ay naligtas. Ngunit siya ay nahulog sa makamundong pagkatulog. Halimbawa, mayroong nangyari. Ang isang tao na sumali sa digmaan, nagtungo siya sa digmaan nang walang tulog ng ilang araw. Kaya nakatulog siya na hindi niya namamalayan sa isang butas. At nang magising siya, nakita niya na siya ay nakahiga sa gitna ng mga patay. Ang taong natutulog ay hindi nalalaman na may patay sa tabi niya. Ang taong natutulog ay hindi alam kung nasaan siya. Ang mga taong tulog ay hindi nalalaman kung anong oras na upang gawin ang isang bagay. Ang mga natutulog ay nagpapagala-gala sa panaginip. Mayroong mga taong natutulog kahit na sila ay ligtas. Ang mga taong tulog ay buhay, ngunit siya ay natutulog. Ang mundo po ay malalim ang pagkakatulog. Kaya sa unang Juan chapter 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. May mga tao po na taong nakalubog na sa sanlibutan, na pinapangarap na nila ang sanlibutan. Kaya gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay. Ayos lang ba na ang isang taong ligtas ay mamuhay na kagaya ng mga hindi ligtas? Ang buhay at ang patay ay dapat na magkaiba. Ang buhay ay dapat mamuhay tulad ng isang buhay. Paano kung nakahiga sila sa gitna ng mga patay? Si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ang Panginoon ay dapat na nagliliwanag. Ito ay gaya ng pagtulog habang tirik na yung araw sa umaga. Ang liwanag ng Panginoon ay nagdiningning sa ating mga mukha, kaya dapat tayong gumising at lumakad sa liwanag. Kaya nga, dito sa Roma chapter 13 verse 12, sinasabi, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga ang sandata ng liwanag. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Nangangahulugan ito na kung titingnan po natin ang panahon, ang oras bago ang bukang diwayway ang pinakamadilim. Ang mundo bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay pinakamadilim, puno ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, paano naman tayong mga ligtas? Ang mundo ay kadiliman at tayo ang liwanag. Si Jesus ang ilaw, ang Diyos ang ilaw, tayo rin ang ilaw na tumatanggap ng liwanag ng Panginoon. Dapat tayong mamuhay na gaya ng mga anak ng liwanag dahil malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Dahil ang araw ng Panginoon ay malapit ang dumating, kaya sinasabi sa atin, iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, isakbat ang mga sandata ng liwanag. Ang sandata ang pumuprotekta sa iyo kapag may lumilipad na mga palaso patungo sa iyo. Kapag lumakad tayo sa liwanag, hindi tayo magkakasala. Ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa atin. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Gaya ng sa araw. Hindi tayo kadiliman, kundi sa araw. Lumakad ng maayos. Sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Ano ang punto ng pakikibahagi sa parehong pamatok? Maaari bang magpakasal ang isang ligtas sa hindi ligtas? Sa Deuteronomio 22 verse 10, huwag kang mag-araro na may isang baka at isang asno magkatuwang. Kapag ang isang baka at isang asno ay mag-aararo sa isang bukid na magkasama, lalakad ng mabagal ang baka at ang asno ay tatalon. At makakapagtrabaho ba sila ng magkasama? Huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Ayos lang ba na ang isang ligtas ay mag-asawa ng hindi ligtas?
Sabihin naman natin, eh kailangan kong mag-evangelize, kailangan kong siyang i-evangelize. Hindi ka makakapag-evangelize ayon sa paraan mo. Pagkatapos ng matinding pagdurusa, maaaring mahabag sa kanya ang Diyos at iligtas siya kalaunan. Ngunit, hindi madali ma-evangelize yung ganun. Matagal na po ang nakakalipas nung ako ay nasa Gwangju, may dalawang sister na namumuhay ng relihiyoso at masigasog. Ngunit nang ipakilala ko sa kanilang isang brother, tinanggihan nila sila. Kalaunan nalaman ko na may mga karelasyon pala ng mga taga-sanlibutan itong mga sister. Kalaunan, iniwan nila ang church. Iniwan po nila ang church. Kaya maaari ko ba siyang batiin sa pag-aasawa o pagpapakasal sa isang hindi ligtas? Hindi po ako nagpunta. Kaya ano po ang sinabi ko? Sinabi ko na siya ay madidisiplina. Kaya ang sinabi niya ay, oh, sige, madisiplina na lang pala tayo. Naku po, napakatapang niya. Sigurado po, pagkatapos ng ilang panahon, pareho silang nawala at napaisip ako kung nasaan na po sila. Kalaunan, pagkatapos ng mahabang panahon, habang ako ay nagsasagawa ng retreat sa Seoul, may isang sister na nagpakita sa harapan ko. Madilim ang kanyang mukha at may kargang isang sanggol sa likuran niya. Siya po ang sister na yun. Umiiyak siya. Hindi man lamang siya makapunta sa church, binubugbog pala siya ng kanyang asawa. May isang sister ang nagsabi na ang kanyang asawa ay sinusubukan siyang pagbentahin ng alak. Naku po, disiplina po ito. Gusto ba ninyong tumanggap ng disiplina? Sa tingin ba ninyo ay napakadali lang ang madisiplina? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? At sa Amos chapter 3 verse 3, makakalakad ba ang dalawa na magkasama? Malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? Kung ang dalawang tao ay walang tipanan, ang kanilang pagpapahalaga ay magkaiba. Paano tayo makakalakad ng magkasama kung mayroon tayong magkaibang ninanais at magkaibang layunin sa buhay? Pareho silang magiging malungkot. Hindi dapat tayo makibahagi sa pamatok ng iba. Ngayon, tingnan po natin sa isa pang talata, 1 Juan chapter 1. 1 Juan chapter 1, verse 5 hanggang verse 7. Basahin natin. 1 Juan chapter 1, verse 5 hanggang 7, sabay-sabay. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Ang Diyos ay liwanag. At ngayon, ano ang inyong buhay pananampalataya pagkatapos na maligtas kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman? Sa unang Juan chapter 1 verse 3, ang ating pakikisama ay sama at sa kanyang anak na si Jesu Cristo. Ang pakikisama ng isang taong ligtas, ibig sabihin tayo ay nagkakatipo ng sama-sama, may pakikisama. Sa English, fellowship ay nangangahulugan na tayo ay nagiging isa. Ito ay tungkol sa pag-iibigan sa isa't isa, pagtutulungan sa isa't isa, pakikisama. Iyan po ang pakikipagkaibigan. Ang ating fellowship ay hindi makataong fellowship o pakikisama, kundi isang banal na fellowship kasama ang Ama at ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo. Kaya nga sa 1 Corinto chapter 1 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa Kanyang Anak, si Jesu Cristo na ating Panginoon. Tinawag niya tayo mula sa sanlibutan, iniligtas tayo tungo sa pakikisama kay Jesu Cristo. Ito ay isang banal na fellowship kasama ng Panginoon. Kaya mayroong kasabihan na makikilala mo kung ano ang isang tao sa pamamagitan ng pagtingin kung sino ang kanyang kaibigan. Tayo na mayroong relasyon sa Diyos ay mayroong relasyon sa mga tao na mayroon ding relasyon sa Diyos. Tama po? Ang ating relasyon ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesu Cristo. Kung sinasabi natin na tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ang pagsasabi lang na mayroon tayong pakikisama sa Diyos ay isang kasinungalingan. Ang Diyos ay liwanag.
Kaya paano ako magkakaroon ng pakikisama sa Diyos kung ako ay lumalakad sa kadiliman? Paano ako magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung itinatago ko ang aking mga lihim na kasalanan at gumagawa ng mga maling bagay sa dilim? Maaari bang dayahin ng Diyos? Eh, ang Diyos ay liwanag. At kung nais ninyo magkaroon ng relasyon sa Diyos, dapat kayong lumakad sa liwanag. Kung tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi ginagawa ang katotohanan. Ang buhay ng pakikisama sa Diyos ay ang buhay na nabubuhay sa liwanag at katotohanan. Buhay ng pagsunod. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, may pakikisama tayo sa Diyos at sa mga banal sa isa't isa. Ang ating pakikisama ay sa Diyos, Ama at kay Jesucristo. At tayong lahat ay malapit sa isa't isa. Subalit kung mayroong kasalanan sa atin, ang Diyos ay wala doon. Iyan ay makataong fellowship o pakikisama na lang sa tao. Tama po? Ito po ay hindi tama sa Diyos. Kung mayroon kayong tamang relasyon sa Diyos, maaari kayong magkaroon ng normal na relasyon sa inyong kapwa Kristiyano. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Sa Diyos at sa mga banal at ang dugo ni Jesus ng kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang mga salitang ito ay nangangahulugan na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan magpakailanman. Subalit ano pa ba ang ibang mga kasalanan na pinatawad na? Ibig ko pong sabihin na bagaman kayo ay naligtas na. Ngunit ang inyong dating pagkatao ay nananatili pa rin. Sinusubukan ko mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Subalit ang aking dating pagkatao nananatili pa at ayaw ito. Kaya nga, makakagawa pa tayo ng pagkakamali sa ating puso, isip, salita at gawa. Dapat ay patuloy kayong mapatawad para po dito. Naiintindihan po ba ninyo? Naiintindihan po ba ninyo? Ako ay patuloy na pinapatawad pagkatapos upang mapatawad kung kayo lumalakad sa liwanag. Ang lumalakad sa liwanag ay hindi nangangahulugan na kailanman ay hindi ka na magkakasala pa. Gayunpaman, kung ang isang tao na lumalakad sa liwanag ay makagawa ng kasalanan, ang kanyang kasalanan ay kaagad na makikita. Kaya nga, sinasabi sa verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating kasalanan. Kaya nga, sa mga nasa liwanag, maging ang mga maliliit na kasalanan ay nahahayag ng malinaw. Tapos sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako, nagkamali po ako at patatawarin kayo ng Diyos. Dapat tayong patuloy na mamuhay sa liwanag. Pagkatapos, paunti-unti ang Diyos, pinababanal ang ating puso at buhay, ang ating isip, ang salita at gawa. Kaya nga, hindi lamang niya pinatawad ang mga kasalanan natin, kundi nililinis ang puso natin at buhay araw-araw. Kaya kung nais ninyong magkaroon ng pakikisama sa Diyos, dapat kayong mamuhay sa liwanag. Sa liwanag, alam po ba ninyo ito? Yan ang ating buhay Kristiyano. Ngayon, hanggang sa tayo ay magtungo sa harapan ng Panginoon, sa nalalabi nating buhay ay wala na tayo sa kadiliman kundi sa liwanag. Dapat tayo magpatuloy na mamuhay sa liwanag. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Aman Diyos, salamat po Panginoon na nahabag ka sa amin at iniligtas kami mula sa walang hanggang pagkawasak at mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala kami tungo sa liwanag at sa kaharian ng iyong minamahal na anak. Ngayon ay wala na kami sa kadiliman, kundi kami ay naging liwanag na gaya mo. Tumanggap ng liwanag ng buhay sa harapan mo, kaya pakiusap. Pamahalaan mo po ang aming puso at ang aming buong buhay upang makapamuhay kami ng nararapat bilang mga anak ng liwanag sa nalalabi naming buhay. Ama namin Diyos, sa nalalabi namin buhay, pakiusap pagkalooban mo po kami ng malaking kagalakan at kaluwalhatian. Gabayan mo po kami upang ang lahat ng aming mga brothers at sisters na nagpunta sa probinsya para sa holiday upang makasama ang kanilang pamilya at mga kamag-anak ay magkaroon ng mahalagang pagkakataon na ma-evangelize po sila at dalhin ang maraming kaluluwa sa Panginoon upang maluwalhati ka namin. Panginoon, pakiusap, protektahan mo po ang aming puso at buhay upang hindi na kami lumakad pa sa kadiliman. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.